ba sabihin niyo sa akin kung ano yung narinig niyo sa pinag-uusapan namin? Bakit? Ano bang sinabi niyo? Ah, sinabi lang naman namin yung plano naming manggulo. Hoy, ano ka ba? Kasi nagtatanong sila eh. Ayoko naman maging impolite mo. Spell impolite. Bastos ako. Ibig sabihin eh, narinig niyo lahat ng pinaplano. Eh, ano bang plano niyo? Plano namin manggulo sa mansyon. Hoy, ano ka ba? Gusto mong ibalik ko yung dati na mawalan ka uli ng bibig? Ba't di mo na lang sabihin sa kanila lahat ng plano natin para mapahamak tayong lahat? Sabi ko nga hindi na nga ako kikibu eh. Ba't nga ba hindi nyo na lang sabihin para kapag nakatakas kami eh susubong namin kayo? Hay! Eh bakit na lang kaya hindi namin kayo patabain nang sa ganon may makakain kami? Yan. Yan ang pinakamagandang naisip. Lourdes, huwag kang magpapatalo sa ganito, Lourdes. Lumaban ka. Lumaban ka. Hindi rin namin alam kung paano pa ito maipapaliwanag sa'yo. Basta huwag kang bibitiyo. Huwag kang bibitiyo, Lourdes. Lumaban ka. Darating ang araw, magliliwanag din ang lahat para sa'yo. Sinabi din sa mga hype na yan, yung mga plano natin. Eh, kasi naman yung mga hype na yan, nilito ko eh. At saka bakit ka ba affected? Eh, okay na naman ikwento natin yung life story natin, Jean, kasi kakainin din naman natin yan. At saka hindi naman sila, alam mo yun, hindi makakatakas. Yan ang dapat niyong siguraduhin, na hindi sila makatakas. Dahil masisira ang plano namin ito. Teka, ano pa bang inaantay niyo? Ba't di nyo lang kainin yung mga yan? Namin, mahayaw, payat, mabuto. Gusto namin mataba. O bakit hindi nyo haluan ng itlog at saka ng arena? Lagyan nyo ng kulay orange. Ay, parang kwekwe. Oo, parang day old chick. Anak, pasensya ka na. Parang nasayang naman yung pagpunta namin dito. Kinausap ko na't lahat ang nanay mo eh. Parang wala namang nagbago. Naaawa talaga ako sa nanay ko. Ay, nakakaawa naman talaga si Aling Lourdes. Biruin nyo, gustong gusto niya makita si Imang. Tapos, hindi ka naman naging Imang. Tapos, nalaman pa niya na hindi pala sa tunay na anak ni Don Francisco. Tapos, pumalpak pa yung negosyo. Tapos, nalaman pa niya na si Martin na may kagagawan nun. Eh, talagang kotang-kota na si Aling Lourdes sa sama ng loob. Alam mo, mas kokota pa kay Aling Lourdes, ha? Kami ni Sister Marcelina. Talagang katakot-takot na malas ang inaabot namin. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ang kapatid namin. Abay, araw-araw ka namin kasama. Tapos ganyan ka? Ang malas, di ba? Tapos ngayon, pinapamukha mo pa sa kanya lahat ng problema. Di ka nakakatulong eh. Totoo naman ho yung sinasabi ni Nani Cecilia eh. Oras na para magkaharap kami ng punot dulo ng lahat ng kawalasang to. Ang ama ko.